Mukhang determinado ang Orange Team na makakabawi. Pero teka. Parang wala tayong ulam, ate. Parang may nakakalimutan ang grupo. Parang wala tayong ulam. Ngayon ang gagawin ko, kuya? Kamote. Ulam sa inyo, sir. Appetizer. Ulam na lang sa akin. Ulam na lang. Sa huli, napagdesisyonan ng Orange Kitchen Beret na mag-serve ng squash fritters, banana heart omelette, at cream of carrot and corn soup. Gaya ng Orange, serious din ang mga miyembro ng Blue Marlin. Ang menu naman nila, shoestring potato pizza, minestrone in coconut cream, at caramelized sweet potato. Ano to? Dice din? Maliit? Ha? Ano to? Dice din? Ganun din, ganun din. Ganun din sa ano. Ay, appetizer. Okay lang. Appetizer yun eh. Oh, itong patatas. So, ang nag-decide po nun talaga si Ate Tere kung anong lulutuin. Kasi parang biglaan talaga hindi kami nakapag-brainstorm. Timing yung challenge na yun, naging follower lang talaga ako. Rod, yung mais ko ha, kailangan ko yan. Wawang ka na lang muna. Buti na lang, good follower talaga si Dolph. Dahil kung hindi, abay hanggang ngayon. Hindi siya marunong humawak ng kutsilyo, mag-iwa ng gulay. Maski mag-slice ng sibuyas, kamatis, hindi man siya marunong. Natuto na lang ako nung malapit na akong mag-college. Kasi sabi sa akin ng parents ko na, kailangan kong matuto. At dahil self-confessed perfectionist, kinarir ni Dolph ang pagluluto. Matapos ang graduation, handang-handa na sanang sumalang sa real world si Dolph. Marami yun akong in-applyan. Nag-training, tapos nung magsasubmit na, parang kulang pa yan kasi kailangan namin may experience. Pero tila may ibang plano ang tadhana nang hindi niya mapuntahan ang isang job interview. Start ko na dapat yun eh, para sa career ko. Kaso parang napurnada pa. Kaya nung medyo parang nailabas ko na yung sama ng loob ko. Bigla ko pong, kasi parang nagpop-up po kasi yung commercial sa About Sa Kitchen Superstar. Kaya sabi ko, siguro ito yung stepping stone na para sa dream ko. Sa tingin ko, ako ang karapat-dapat na kitchen superstar dahil nakikita ko na may passion talaga ako sa pagluluto. Simula pa lang, gusto ko na talagang i-pursue yung dream ko. Tapos ko talaga i-prep yung sa pahiwa-hiwa talaga. Na, Dolph, hiwain mo ganito, yung kalabasa, hiwain mo, balatan mo to, ito. Yung cheese, i-grate mo. Kamote, mami, lahat yan, hiwain mo. Sama natin ng patatas dyan. Mami, ako, may mga anak ako. Parang advantage ko yun na paano ko gagawin na mapakain yung mga bata ng gulay sa challenge na yun. Okay, lahat, pati kita, dahil ito pang gagawin ko. Oops! Now, I introduce to you ang ating masters of the table. Hello! Good morning! Kasama natin ngayon si Chef Sherry Lou Ignacio, vegan mommy chef, sexy chef Barney Alejandro, owner of Sexy Chef. And syempre, kasama natin ngayong araw na ito ang ating punong hukom, Chef Boy. May cream? Ako. Coconut cream. Minestrone with coconut cream. Ba? Fusion ng minestrone, tapos may suwang pa kasi may mais. Andito pa yung isang tray, ha? Kailangan nang lalagyan. Hindi yung lasa? Wala na, tapos na to. May dadagdag pa ba tayo? Pinapakuluan ka. Lasa, may dadagdag pa kayo? Wala na. Titimplan ko. Tikman nyo. Ah, may cabbage pa? Tikman nyo. Okay. Tikman nyo. Titikman nyo lagi yung niluluto nyo, guys. Para alam nyo kung kulang kayo sa salt.